أنا أحياناً ديوس. Malayo, malayo ang itsura niya ngayon sa postura niya noong pastor pa siya. So, walang binago to sa Kristo, bawal ang baboy. Ang buhay ni Ahmad Barcelon ay dating si Reverend Armando Barcelon with Reverend License 114, Volume number 8, pages 64-65, NSO, Republic of the Philippines. Dati po akong Pentecostal pastoral priest. Bilang pastor, trabaho niyang mangumbinse sa mga sasanib sa kanilang simbahan. At ang target niya noon ay mga Muslim. Para maakit natin sila, ipakita natin sa kanila, sa kanilang pinaniniwala ang banal na Quran nila na tinatawag, no? Yung aklat na ipinadala kay Propeta Muhammad na kanilang pininiwalaan, sallallahu alaihi wasallam, no? Hanapan natin sila ng kamalian doon sa kanilang banal na Quran. Kalikuan, ano ba ang mali sa kanilang Quran? At dito daw niya nadiskubre ang kagandahan ng mga turo ni Allah. Yung malaman ko na ang katotohanan, alam mo ginawa kong ano, sister? Ang ginawa ko ay pag tinatawag na ako ng mga miyembro na para mag-sermon, mangaral, no? Magsalita sa pulpito. Ang ginagawa ko pag-araw na ng sermon, ang ginagawa ko ay naglalagay na ako ng bawang sa aking kilikili. Para lagnatin lang ako. Dahil bakit? Hindi na kaya ng aking konsyensya na ipangaral pa na si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos, nagkatawang taong Diyos. At ngayon, 13 taon na ang nakalipas, isa na siya sa tinuturing haligi ng Balik Islam Movement sa bansa. Ikinakabit pag ang isang Muslim ay Muslim na lamang niya ng Muslim isang tao, nasa utak kagad ng tao na siya ay terorismo. Nasa utak niya ang mga Abu Sayyaf. Nasa utak niya ang mga tinatawag ng mga Al-Qaeda. No? Ganun na nangyayari. Kaya kung titingnan mo kung sa katotohanan, hindi kagad makikita ng tao ang kagandahan ng relihiyon ito. Dahil ang ipinakikita ng ating mga media, ng mga nakikita ng tao, ng mga balita, ay mga negatibo.